Isang magandang umaga po sa inyo. Welcome back to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ating pumuksan ang ating Biblia sa Awit 34 verse 8. Isang talata lang po ang ating babasahin. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Pagpalain ng Diyos ang mga salitang ito na ating pagbabahaginan muli sa umagang ito. Palagi nating sinasabi ang katagang ito, God is good all the time, and all the time, God is good. Tunay nga po na ang mga salitang yan ay katotohanan at ito ay ayon sa ating mga naranasan at sa kabutihan ng Panginoon. Ito ang encouragement niya sa bawat isa. Taste and see. At kung makikita po natin, itong dalawang salita na ito na taste and see ay dalawang salita na bahagi ng ating mga senses. Ang taste po ay sa ating panlasa at ang see po ay sa ating mga mata. At ito ay ginamit niya upang makita natin ang realization ng patungkol sa kabutihan ng Diyos. Taste, pertaining to sa nalalasahan natin. At marami sa atin ay nakukonvince na masarap ang isang pagkain kapag ito ay iyon ang natikman at nalaman mo na masarap nga ang panluto. Hanggat hindi mo ito natitikman, hindi mo masabi kung masarap o hindi masarap ang isang pagkain. Meron nga pong kasabihan na the way to man's heart is through his stomach. Ano bang ibig sabihin ng kasabihang iyon? Ang ibig sabihin po nito ay para makumbinsi mo ang lalaking yon at mapahanga mo siya, lutuan mo siya ng masarap na pagkain. At kapag natikman niya ang masarap na pagkain na ito ay nako, magugustuhan ka niya o kaya masisihan siya sa iyo. At yung pong ganung idea na matikman, ang ibig sabihin matikman, ang kahulugan po nito ay mahalaga na maranasan. Maranasan mo ang kabutihan ng Diyos. Maranasan, ma-experience mo. Taste and see that the Lord is good. Maranasan mo, i-experience mo, tingnan mo sa iyong buhay na ganito kabuti ang Diyos. Ito ay pinapaalala sa atin na taste and see that the Lord is good. Tunay naman talagang mabuti ang Panginoon. Palagi nga natin yung sinasabi, mabuti ang Diyos, napakabait niya, sobra-sobra ang kabutihan niya sa atin. Totoo naman yan. Pero maraming tao na hindi nila pinapansin ang kabutihan ng Diyos. Usually, ang nangyayari ay pinalilipas na lang, pinadadaan na lang ang mga bagay-bagay sa buhay na hindi na kinukonsider na ang kabutihan ng Panginoon na ang lahat ng ito ay sa Diyos nagmumula. Kaya nga ang sinasabi naman sa atin ngayon, taste, tingnan mo, maranasan mo ang kabutihan ng Panginoon. At siguro ito ay challenge ni Haring David doon sa mga taong hindi pa nila na-experience ang kabutihan ng Diyos. Or ang point naman, hindi sa hindi na-experience eh. Kasi kitang-kita natin na ang Diyos ay nagpapala sa Kristiyano at sa hindi Kristiyano, nagpapaulan yung mga taniman. Kahit ikaw ay hindi mananampalataya, pauulanin ng Diyos dun sa taniman mo. Pasisikatan din ng araw sa mabuti at sa masamang tao. Kaya nga, ano po yung point? Tinatawag niya ang pansin natin na maranasan mo. Danasin mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Tingnan mo at experience mo na ang Diyos ay mabuti. At siguro yung isang point na i-experience mo na ang Diyos ay mabuti ay namnamin mo yung mga ginagawa niya sa araw-araw. Appreciate all the things that God has been doing every day. Appreciate mo yung sunshine, appreciate mo yung ulan, i-appreciate mo yung hangin, i-appreciate mo yung iyong kalakasan sa paggising mo sa umaga na ikaw ay malusog. Appreciate that. At yun yung sinasabi na taste. Tingnan mo, damhin mo, maranasan mo ang kabutihan ng Diyos. At ang ginamit pa po niyang salita ay see.
taste and see that the Lord is good. Ang parang nakikita ko na ipinapakita sa akin dito ng Panginoon, anak, buksan mo ang iyong mga mata. Anak, tingnan mo ang kabutihan ng iyong ama sa langit. Anak, buksan mo ang iyong mga mata. Nariyan, andyan, napakaraming bagay akong ginagawa sa buhay mo. Ngunit hindi mo napapansin dahil ang akala mo, dahil lang yan sa iyong kalakasan, sa iyong mga ginagawa, na sometimes ang nare-realize natin, tayo ang gumagawa ng lahat ng bagay na maganda sa ating buhay. Pero hindi iyon ang gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Ang gustong ipakita sa atin ng Panginoon ay tingnan mo, i-open mo ang mga mata mo para makita mo na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ay nagmamahal, na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Ang nagsasabi, nasaan ba ang Diyos? O kaya, hindi ko maramdaman, hindi ko makita ang kanyang mga ginagawa sa aking buhay. Hindi po siguro totoo yan, sapagkat kitang-kita po sa ating kapaligiran, kitang-kita po sa araw-araw ang kabutihan ng Diyos. Hindi mo siguro nakikita dahil ayaw mong buksan ang iyong mga mata. Para tayong mga bulag. Bulag tayo dito sa sanlibutan. Binulag tayo ng mga prinsipyo ng sanlibutan. Kaya hindi natin makita kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Ang isang bagay na ginawa sa atin ng Diyos ay yung pag-ibig niya na isinugo niya ang kanyang bugtong na anak sa atin. Na walang ibang nagmahal sa atin, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Walang iba na nag-alay ng kanyang buhay sa atin. Hindi lamang po yung, yun ay talagang sobrang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na-appreciate mo ba yan? Nakita ba yan ng iyong mga mata? Naranasan mo ba ang mga bagay na yan? Have you tasted the goodness of God through Jesus Christ? Yun po ang ating pinapaalala sa atin ng Diyos ngayon. Buksan natin ang ating mga mata. Tingnan natin. Sa pagising natin sa umaga, syempre ang una nating nakikita ay yung nagising tayo ng may kalakasan, nagising tayo na maayos at nakapagpahinga, tapos tayo ay papasok sa trabaho o gagawin ng maghapon. Pero sa iyong pagtatrabaho, tingnan mo na maaliwalas ng maganda ang lahat ng bagay dahil ito ay ginawa ng Diyos para sa iyo. Pagpasok mo sa work, have that good vibes na nagmumula sa Panginoon. Na ang Diyos ang kasama mo, ang Diyos ang kaagapay mo sa lahat ng iyong ginagawa. Taste and see that the Lord is good. Ayan, buksan mo ang iyong mga mata. Have you seen that? Nakita po ba ninyo? Ngayong umagang to, siguro ay tingnan natin. Meron pong isang awit na himno na marahil siguro ay familiar kayo. Count your blessing, name them one by one. Ayan, bilangin mo ang mapagpapala ng Panginoon. Isa-isahin mo at makikita mong tunay ngang napakabuti ng Diyos. Kasi if we will just open our eyes to the goodness of God, makikita natin tayo ang mahihiya sa Diyos sapagkat tayo ay hindi naging tapat sa Kanya. Siya ay patuloy na nagiging tapat, patuloy niyang tinutupad ang kanyang mga pangako sa atin. At kaya nga po ay damhin mo, tingnan mo ang kabutihan ng Diyos. At yung panghuling praise ay sabi, blessed is the one who takes refuge in Him. Kaya nga, mapalad ka na alam mo na nakita mo ang kabutihan ng Diyos, naranasan mo, mapalad ka kung sa Kanya ka magkakanlong. Kung sa Kanya ka magtatago, kung sa Kanya ka dudulog sa lahat ng mga nangyayaring pagsubok ng iyong buhay. Merong mga problema, merong mga pagsubok, merong mga tao na hindi ginagawang ka ng mga bagay na hindi maganda or hinahamon ng iyong pagkakristyano ang iyong katapatan sa Diyos. Ano po ang sabi? Sa Diyos ka magkandong, sa Diyos ka tumakbo, sapagkat ang Diyos ay mabuti. Hindi Kanya pababayaan, hindi Kanya iiwanan. Kaya nga mapalad ka kapag ka sa Diyos ka daw nagkakanlong at nagtitiwala. Ngayong umaga ay dalhin natin ang mensaheng ito. Napakadali po namang memorizing sa awit 34, Psalms 34:8.
taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Yan. Meron na tayong isang memory verse na maiisip mo palagi na ganito kabuti ang Panginoon. Sana po sa ating pagwakas ng panalangin, let's just pause, tumigil tayo, isip-isipin natin. At maaring usulat mo, isip-isipin mo, nilay-nilayin mo ang kabutihan na ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Pagkatapos nun ay manalangin ka ng pasasalamat at magkaroon ka ng magandang kalakasan dahil palaging nandyan ang pagkilos at paggawa ng Panginoon. Tayo'y manalangin at isipin mo ngayon, ano ba yung mga kabutihan ng Diyos sa iyo? Tunay nga, Ama, nagpapasalamat kami na napakabuti mo at napakadakila mo sa aming buhay. Tama nga po, Panginoon, that we should realize how good and how blessed we are na ikaw ay nandyan palagi, kinakalinga kami, binibigay ang aming mga pangangailangan, pinoproteksyonan kami, ikaw ang aming kagalingan, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming resources. You are our everything, O God. And tunay, Lord, salamat po. We should taste, we should experience, and we should open our eyes for the goodness that you have been doing to us. Panginoon, dalangin ko ang mga anak mong nakikinig. Salamat dahil pinagpapala mo sila, ginagawa mo ang mabuti para sa kanilang buhay. At ang dalangin ko, Panginoon, palagi naming isipin na sa iyo ay lumapit, sa iyo ay dumulog. At salamat po sa araw na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. God bless you po and see you again tomorrow and